Sa kupin ng mga mahigit 100 LPG tanker ang kalsada sa LPG terminal sa Mariveles, Bataan. Reklamo ng mga driver at pahinante, ilang araw na sila naghihintay pero hindi pa rin sila nakakargahan. May ulat si Mav Gonzalez. Mav? Maris, mahigit 100 tankers na nga ang nakapila at naghihintay ngayon dito sa labas ng Bataan LPG terminal. Sa truck na natutulog at kumakain ang mga driver at pahinante ng mga LPG tankers na ito sa barangay Alas Asin, Mariveles, Bataan. Ilang araw na kasi sila dito, pero hanggang ngayon, hindi pa rin sila nakakargahan. Sina Ronnie at Rosauro, 5 araw na raw naghihintay dito. Dito daw talaga nila inaangkat ang mga LPG na ide-deliver nila sa Tarlac at Pangasinan. Nung nakaraang taon, nagkaroon din daw ng ganitong pangyayaring nagtagal ang pagkakarga. Bakit daw ho nagtagal? Ay, wala pa akong sinasabi sa amin kung anong dahilan. Basta, ano lang kami, steady lang kami rito, hintay lang kami kung kailan kami kakargan. Last year, halos ganito rin siguro. Ganito rin, 3 days, 4 days. Pero ito yung pinakamatagal? Parang gano'n na nga. Si Paterno na galing pang Bulacan, isa sa mga pinakamatagal nang naghihintay. 7 araw na raw nakatenga ang mga truck nila dito. Yung last year, anong paliwanag na binigay? Ba't daw nagtagal? Nung nakaraang taon, nagkaroon ng bagyo, di ba? Ngayon, summer ngayon, mukha tang hintay na lang nila yung barko ba makarga at tumatak. Walang mistake kasi siguro. 24-hour operation ang Bataan LPG Terminal ayon sa security personnel. Meron na daw mga tanker na nagkakarga ngayon sa loob, ngunit wala pa tayong impormasyon kung ilang truck yon. Ang mga driver, pahinante at dispatcher ng mga tanker, wala namang magawa kundi maghintay sa labas, kaya halos sakupin na ng pila ng mga truck ang kalahati ng kalsada. Maris, hanggang sa ngayon nga, inaantay pa natin ang pahayag ng management nitong Bataan LPG Terminal. Maris? Maraming salamat, Nav Gonzalez.